Hello guys, nandito muna tayo, balik muna tayo sa dati, dito muna tayo sa gold. Na ba ang gold ngayon? Bigla nang tumaas, pero ilang pips lang. Ito, tingnan natin, mataas, 7,239 pips. Pero yun sa silver natin, tumaas din, halos nagkaprayas lang. Tingnan natin yung, sa 4 hours to, tingnan natin yung loop sa moving average. Yun. Dito, pataas, pababa, pataas naman. Yung support level na, nilagpasan yung resistance niya. So ito ang, for example, ito ang resistance niya, so lumagpas, tapos naging resistance, naging support dito, tapos yung resistance naman niya naging lumagpas man, tapos nindo pa, pero dito na taas banda kasi yung RSI natin dito nas taas, nasa 50 above, tapos yung support level natin nandito nas taas dito. Naka-label na dito. Ayan, ayan. So, ayan. Ayan, naka-label na siya dito. So, hindi pa natin alam kasi naglalaro pa sa, kalimutan ko na to. Tagal ko nang hindi ko nabalik eh. Itong dito, nagpa-ano pa siya. Pero, kita natin yun sa moving average natin is yung moving average 20 natin is nag-touch dito. So, yung looping niya, pag ganun. So, baka malamang to is pataas na to ka. Kasi kung observahan natin yung iba, mataas yung ano niya. Ito, nag-ano siya, pero biglang bumagsak. Hindi natin alam. Kasi mataas itong ano niya eh. Kung tingnan natin sa daily din. Yan. Daily. So, nag-ano siya. Ito, bumawi siya dito. Dito. Kung limbawa bumagsak pa yan. Tingnan natin sa ano. Layo pang ano niya. So, weekly. Magsak niya siya dito. Malamang yan. Diretso kasi, ano pa yan. Oh. Dito pa yung banda siguro. Ayan. Dito. Pero sa nakita natin na slow down siya, na hindi pa sa weekly. Pag lumagpas dito, kinain na ng engulfing na siya. Pero hindi to, hindi pa. Kulang pa. So, pero hindi natin alam pa kasi dito, nagdikit na siya dito eh. Pagka mag-ano pa siya dito sa weekly. Pero tingnan natin sa daily, yan. Magsak, malakas yung supply niya. Pero nagbase ko sa 4 hours. Sa 4 hours ko ito, maniit lang. Touch dito siya. Ito sa gold, silver to. Medyo pataas na siya. So, hindi pa natin sigurado. Meron na ako naka-entry dito. Ito yung stop loss na yun. Yan. So, yung gold naman, ito. Nag-touch na siya. Tumaas naman siya. Ito ang binasihan ko ito eh. Moving average ng across eh. Ito sana, pero hindi ko pa na-sure. Kasi, maliit pala ito kung halimbawa dito. Yan. Pero pwede naman to kung halimbawa nakasunod ka. Nakaumpisa ka dito. Kasi kung nagbase tayo sa mobile nag-touch, pwede rin. Kasi kung halimbawa dito banda, meron kang profit dito. For example, dito, banda ka. Dito ka nag-umpisa kasi nag-touch. So, mag-umpisa ka dito, meron kang 2,000 o 2,600. So, may profit ka dito hanggang dito. So, yan ang palatandaan natin. So, tapos nakita natin ganun, no? Yung volume niya. Moving average niya dito. Nasa oversold na tayo. Oversold na. Nasa taas na sa.
So, tingnan natin kung anong susunod na araw. Kasi matagal-tagal kong hinihintay din ito eh. Yan, ilang days yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 days, 4 days ko dito, i-consolidate pa. So, 1, ilang, anong nag-umpisa to? Dito, sa May 13, nag-umpisa. Ilang araw? 1, 2, 3, 4. 4 days pa siya bago sa tumaas. So, kaya nga, laro-laro lang nito. So ngayon, nakita na natin, medyo tumaas na. Bumabawi. Kasi mataas yung ano niya. Nag-consolidate ito, mataas to. Ilang 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. So almost 1 month ito naglalaro. Kala mo, tumaas to. Pero yun pala, ito bumagsak ko. Ito malakas talaga. So, hintayin natin kung anong resulta. Kung halimbawa dito kayo nakasunod, magsak. So, yan. 11,803. So, may profit kayo ito. So, sana. Ganun sana. Ito, bumagsak na. Bumalik na. Baka lagpasin naman niya ito. Kasi baka babalik naman yan. Yan. Baka ganyan yan, babalik. So, hanggang dito na lang ulit. Sunod na ulit. Baka ilang araw o bukas, mayroon tayong mga profit, mga ganda. So, bye-bye!